Hello, 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 hello. This is your Miss A. And katulad na pinangako ko before, meron tayong special na bisita and obviously nakikita natin siya, ang minamahal natin, si Miss Julie, the real Mrs. Tulfo Liko. Alright. Yay! Thank you, Miss Alona. Hello po, Miss Julie. Actually, may starstruck ako. For those of you na hindi pa nakikita si Miss Julie in person, sobrang ganda niya. Nakuha. Totoo, na-starstruck talaga ako. Kung compare lang kay Miss ano, ang ganda niyo. No, thank you. Thank you very much. Start muna tayo ha. Miss Julie, pwede po bang malaman kung kailan and saan po kayo nag-meet ni Rafi Tulfo? In Subic, 1982. Okay. Nagtatrabaho ko as a cashier. Tapos si Rafi, isa siyang DJ sa isang local radio station in Subic. Okay. So then, regular si Rafi sa restaurant noon. Ah, so kasi kayo sa isang restaurant? Mm-hmm. Okay. So, marami sa mga kasamahan ko ang naano sa kanya, attracted dahil, alam mo na pag nasa, ano ka, communication sa radio, okay. Naririnig ka, tapos makikita ka sa personal. Sa mga kasamahan ko, maraming nalolok sa kanya dahil okay. Ano siya. Pero gwapo po ba siya? Ganyan pa rin siya, pero payat siya noon. Mas payat siya. Okay. Talagang payat siya noon. So, nung na-meet niyo po ba siya, na love at first sight po ba kayo? Hindi, kasi hindi ko naman siya pinapansin eh. Dahil nga, hindi ako ang tipo ng babae na maano sa lalaki. Lapitin kasi ako ng mga lalaki. Kaya hindi pero conservative ako, type kayo? Parang ganun. Okay. Parang ganun. Tapos lumapit siya sa akin. Yun, tinanong ako na hindi ko siya gusto. Sabi ko, ba't mo sinabi? Sabi niya, kasi hindi ko raw siya kinakausap. Okay. So, kasi hindi kita kilala eh, sabi ko. So, after that, everyday na siya doon. Okay. Kinakausap ako, ganun. Okay. Ano ba siya? Malambing po ba siya? Bolero ba siya? Sweet? Thoughtful? Marigalo ba siya? Hindi ako binigyan ng regalo ni Rafi, so hindi ko alam yon. Pero, makwento siya. Thoughtful kasi, hindi naman uso yung regalo noon dahil okay. Mahirap ang buhay siguro. Okay. Dahil as a DJ, hindi naman sila rin kumikita ng maraming pera. Okay. Pero, katulad na sabi ko, inano niya ako, parang niligawan ako. Okay. Niligawan niya ako nung... Parang pinursigi talaga kayo. Ganon. Okay. Kasi nga, hindi ako sa lalaki. Hindi ako yung mahilig manligaw or lumandi sa lalaki. Okay. Ano po yung ano? Ano yung nagustuhan niyo sa kanya? Kasi before, hindi niya siya pinapansin. Bakit finally, nagustuhan niyo na siya? Kasi naaraw-araw niya ako. Tapos umuwi ako rito, nung sabihin ko sa kanya, sabi niya sa akin, gusto niya sumama para makita yung parents ko. Hmm. Parang may unawa naman kami noon na. Kasi, sa totoo lang, nung niligawan ako ni Rafi, may boyfriend ako. Pero, ano siya, separated sa asawa. Okay. Ngayon, gusto niyang magpaanal noon para pakasalan ako nung okay. Boyfriend ko. Ayaw ko kasi may anak siyang isa. Okay. Sabi ko sa kanya, kawawa yung bata, lalaking walang ama. Okay. So, nung makilala ko si Rafi noon, parang sa kanya ako na ano, para nabaling ako, na. Nabaling yung attention ko. Kasi nga, yung ayaw ko maging unfair naman sa mga okay. Kapwa nating kababaihan. Okay. So, nung sabihin ko sa kanyang uwi ako, sumama si Rafi. Okay. Ngayon, nung sumama siya yun, nag-ano siya ng ano sa parents ko na pakakasalan niya ako. So, bali naging boyfriend-girlfriend po kayo for how many? Few months lang. 2 months boyfriend-girlfriend. Tapos, inaya niya na po kayo magpakasal. Okay. So, nagpakasal kayo? Few months later. Ano pong date yan? October 25, 1982. So, nagsama kayo for how many years bilang mag-asawa? On and off, kasi nung makasal kami, or before makasal kami, tumira kami sa tiyahe niya sa Guadalupe, sa Makati. Okay. Mayroon silang compound doon, mga Tulfo family. Okay. Ngayon, may trabaho siya sa Makati. Okay. As, ano pang trabaho niya? May trabaho siya doon. Pagkatapos noon, umuwi kami rito at saka kami nagpakasal. Nung makasal kami,
nag-stay up dito sa parents ko siya. Okay. Every weekend nakikita, umuwi siya para so hindi kayo, on and off. Okay. Pero yung mga first year ng pagsasama nyo, ano ba yun? The usual mag-asawa, away ba't eh? Hindi. Actually, hindi kami nag-away eh. Minsan lang, kasi mataas kasi ang pride ko. Saksakan ng taas. Ngayon, si Rafi, magaling siya sa commercial. Sa nakakuha siya ng trabaho dito sa Tarlac. Okay. Nung nasa Makati siya, nag-apply siya dito sa Tarlac. So, nakuha naman niya yung DJ job sa isang local dito sa Tarlac. Okay. Ngayon, umupa kami ng apartment dyan sa Tarlac. Okay. So, ngayon, maliit lang yung apartment. Ngayon, gumagawa siya ng commercial. Meron kami halaman na hanging basket. Ngayon, nilagyan ko siya ng tubig. Nag-overflow. Okay. Dumapo sa mga commercial papers ni Rafi. Okay. Nagalit siya. Ala, hindi ko siya kinausap kasi parang sinihalan ba niya ako? Okay. Sensitive kasi ako eh. Okay. So, sinihalan niya ako. So, hindi ko siya kinausap ng ilang araw. Pero after that, okay na. Ganon. Pero, actually, yun nga itatanong ko eh. Nung, kasi syempre, nalaman naman namin lahat na 5 months yung tiyan nyo nung iniwan niya kayo. Meron ba kayong pinagtalunan or pinag-awayan? Bakit dumating sa punto na iniwanan kayo? Okay. Nagtatrabaho siya sa Tarlac as a DJ. Okay. Maganda kasi ang boses niya. Magaling siya sa... Okay. Tatay po ba sikat na siya? Hindi man talaga siya kasikatan eh. Okay. Back then. Kasi kahit noon naman sa radyo, ang alaan na tandaan ko, ako masusok makinig ng mga drama-drama. Okay. Kaysa makinig sa mga DJ. Okay. So dito sa Tarlac, pero kilala siya dahil nga maganda yung boses niya. Okay. Ng mga babaeng, syempre, ahabol-abol sa kanya dahil okay. Nga maganda yung boses niya, okay. Maganda lalaki siya. So, si Mr. Dibiduya, in-offer siya ng trabaho sa Isabela. Okay. So, 12 hours away, kasi nanggaling na ako dun eh, ng 5 months pregnant ako. So, 12 hours away from Cabanatuan. Hindi kasama yung Tarlac to Cabanatuan. Okay. Ngayon, ang usapan namin, dahil buntis ako ng 3 months noon, 4-hour growing family. Yung offer sa kanya ni Mr. Biduya, maganda yung offer niya salary-wise. Okay. So sabi na, pinag-usapan namin, and then pumayag ako, ang sabi niya sa akin, maghahanap siya ng apartment sa Isabela. Okay. Tapos susunod ako. Pumayag ako siyempre. Para sa amin naman kasi yung gagawin niya, di ba? Konting sakripisyo. And then, ang sabi niya, in the meantime, sabi niya, habang wala pa akong nakikitang apartment, uuwi ako every month. Okay. So, the fourth month, umuwi siya. So, alam niya buntis? Alam niya. Okay. Alam niya. So, the fourth month, umuwi pa siya. Tapos? Tapos, yung fifth month, dahil yun nga, iniwan niya ako 5 months, di ba? Hindi siya umuwi. Okay. So, pumunta ako ng Isabela. Okay. So, doon ako, kaya nakarating ako ng Isabela. So, wala siya noon. And then, mayroon itong lady DJ. Makwento siya. Hmm. Ngayon, sabi niya, ikaw palang asawa ni Rafi, sabi niya. Sabi ko, oo. Alam mo, sabi niya, wala si Rafi rito, sabi niya. Marami siyang kinuwento sa akin. Maraming siyang kinuwento sa akin. Although isa na si Jocelyn doon. Okay. Pero narinig ko na si Jocelyn. Nakita ko ng picture ni Jocelyn prior pagpunta ko ng Isabela. Meaning to say, kilala na rin niya pala si Jocelyn. Okay. Parang nagsabay. Nauna ka lang pero pinagsabay din kasi pumasok si yung picture ni Jocelyn, nakita niyo during pa ng pregnancy, yung magkasama kami, nakasal okay, kami. Okay. So then, tinanong ko sa kanya, so of course, dininay niya, sino bang lalaki, nga aminin niya yung totoo, di ba? Okay. So dininay niya, nag-away kami big time. So umalis ako, 4 o'clock ng umaga, okay. the very next day. Hindi naman niya ako sinundan. Yun ang huli kong pagkikita namin. So from Isabela, bumalik kayo? Sa tinitirhan namin sa okay. Tarlac. Tapos noon, hindi siya sumunod? Hindi siya sumunod. As in totally? Tapos, for the next 2 months, nakuha ko pa yung sweldo niya. Okay. Dahil kuntis ako eh. Yung third month,
ang sabi sa akin ng Mr. Biduya, nawawala si Rafi. Yun nga, ang alam niya, binugbog si Rafi, sinakay siya ng apat na tao sa van. Okay. Ah, so may ganung storya? Totoo yun. Yun ang sabi ng boss niya. Okay. So, anong gagawin ko? Walang pera. Umuwi ako. Buti na lang may pamasahe pa akong pauwi. Umiiyak ako kasi anong gagawin ko sa anak ko? 8 months pregnant. Pero is it possible kung isipin natin ngayon, kinasampot kaya si boss parang para ganun, palabasin? Or baka? Kasi if it is true na dinukot si Rafi, nireport ba niya sa police? Yun nung yung boss na nagkwento sa inyo? Hindi ko alam kasi katulad ng sabi ko, dahil wala na ako sweldong makukuha para sa panganak ko, hindi na ako bumalik doon dahil sayang lang yung pamasahe, di ba? Okay. Pero sabi po sa inyo, dinukot si Rafi, ano naging initial reaction niya? Oh my God, saan? Na-report ba yan? Ano na nangyari? Ang sabi niya, hindi na nila nakita si Rafi after that. So sabi ko, nagano naman ako sa police, pero sa Tarlac, okay. You have to go to Isabela. Paano ako makapunta doon? Wala akong pera, di ba? Wala akong pamasahe. Sa bagay, that time, medyo mahirap pa rin ang buhay eh. Mahirap ang buhay okay. Noon. Lalo na kami, although ang pamilya na kasi ni Rafi, scatter sila yung mga kapatid niya. So ako, sinong tatakbuhan ko? Mahirap kami rin. Wala ang pamasahe. Mas importante sa akin yung anuhin ko yung panganak ko kaysa correct. Sayangin ko yung pamasahe ko para naat ko si Rafi. Pero mayaman po ba sila ang mga Tulfo family? May kaya sila kasi okay. Yung tatay niya, Colonel eh. Okay. Ang sabi niya sa akin, lumaki silang magkakapatid. Ilan sila? 11? 10, sorry. 10 sila. Ang sabi niya sa akin, tigi-isa-isa ang yaya nila. So, may pera sila. Ba, pwede. Kung tigi-isa tayong yaya. Oo, may pera sila. Oo. Oh, okay, fine. So, ang tawag dito, so ganun pala yung nangyari dyan. Okay, wait lang ha, may mga questions tayo dito ha. So, paano niyo po, nawala na. Di, sinabi nga na kinidnap, na kinuha. Yung, kahit paano umasa pa rin kayo o hindi na? Umaasa, especially okay. Yung nakapanganak na ako. Okay. Na darating siya, pupuntahan niya yung anak niya. Okay. Pero wala. So, kailan niyo po tinanggap na wala na? Hindi na magpapakita pala talaga. Years after years, yung nag-struggle kami ng, well, yung anak ko, kung paano yung daily life na kakainin, kung paano ko susuportahan yung anak ko. Dahil nga, nakatira ako sa parents ko. Okay. Ang tatay ko, practically, ang bumibili ng, kasi nung mga anak ako, nagpa-daddy naman ako. Okay. Pero dahil nga mahirap kami, walang sustansya yung gakas. Okay. So, ang sabi ni nanay, huwag mo na siyang pasusuhin, sabi niya, kasi ang laki ng bata nung lumabas, ngayon parang lumiit pa siya, 3 months na siya. So, wala kang pambili ng powder. Hindi uso, well, sa mga mahirap, hindi uso yun. Milkmaid, yung, alam mo yung Milkmaid? Oh, Milkmaid, anabot lang pa yan. Condensed milk. Okay. So, yun, kuminsan nga, pag wala, pakuluan mo ng yung kanin ng sobrang so, are you saying, Miss Julie, na mahirap kayo dati? Mahirap pa kami sa daga. Okay. Mahirap kasi talaga pa, kasi kami. Kasi para mag-aam na yung bata, mag-aam siya. Yung am na pinakuluan mo yung tubig. Oo, yung bibigyan mo sila na, lalagyan mo siya ng excess tubig para makuha mo yung am. Okay. Yung pinakulo mo yung, yung tubig sa, para, at least may sustansya. Tapos lalagyan mo siya ng sugar. Okay. Yun ang sinusunod. Hindi niyo po ba naisip na, kasi may mahirap ang buhay ko, or may anak ko, hindi niyo ba naisip na, pupunta ako sa pamilya ni Rafi, hindi ako ng tulong sa kapatid, or sa lola, parang ganon. Na-meet ko ang mother ni Rafi, minsan lang, nasa Camp Rami siya, sa kapatid niya si Chet, one of those. Ang asawa si Colonel, general na siya nung mag-retire, si General Aguirre, Alexander Aguirre. Minsan ko lang nakita, kasi sa Palawan sila eh. Oh. Tapos si Ramon, minsan lang ako nakapunta sa bahay ni Ramon, hindi ko man alam kung saan, sa Manila siya nakatira. Okay.
Although sumulat ako kay Ramon, kasi wala talagang pamasahe. Ang problema, walang pamasahe. Okay. Kahit na mangutang ako, wala naman ako pambabayad sa tao kung mangutang ako Correct. para hanapin Yes, sila, hindi yes. ko man alam kung saan sila. So, wala talaga. Wala talaga akong tatakbuhan. So, meaning to say, sumulat pala kayo kay Ramon Tulfo. Nakarating po kaya? Bumalik sa akin. Pag bumalik kayo, unopened, ibig sabihin? Hindi natanggap. Hindi tinanggap dahil hindi na siya doon nakatira hindi, or reject? Naka-address siya sa Western Police District kasi kumukuha siya doon. Every day okay. siya doon. Okay. So, kumukuha siya ng mga news doon para isulat niya. Ano siya, journalist siya eh. So, doon siya kumukuha ng mga bali-balita okay. para isulat niya sa dyaryo. Okay. Ganun. That time, sikat na po ba tayo yung mga 12 brothers? Hindi. Si Ramon lang noon. Si okay. Ramon lang talaga. Pero si Erwin, hindi ko, si Bita. Si Erwin kasi ang bunso. Hindi ko na-meet siya, hindi ko na-meet si Ben. Okay. So, Miss Alona, back then in 1982, mahirap ang buhay, wala tayong telepono. Well, well yeah. sorry, mayroon pero sa mayayaman lang sa city. Well, yeah. Dito sa amin, ang kapatid ni Ninoy Aquino, si Attorney Aquino, pinakamayaman okay. dito dahil siyang may-ari lahat ng mga tubuhan dito. Okay. Ang laki ng bahay dito, walang telepono, walang oh. cellphone. Okay. So kung gusto mong tumawag noon, pupunta ka sa PLDT. Ang pinakamalapit siguro PLDT sa amin dito, Tarlac. Oh! Wala sa Capas, wala sa Concepcion. Okay. Dahil landline, kailan lang nagkaroon ng cellphone? Late 1997, 98. Okay. Oh. So. Okay, ganun pala yun. O nga naman, no, that time, mahirap talaga ang communication, mahirap maghanap ng tao. Mm-hmm. Pero Miss Julie, kasi pinakasalan ka ni Rafi Tulfo. Di ba, I don't know kung mali ako o tama ako. Ha? Kasi di ba pagpapakasalan natin yung tao, yung babae, pinapakilala natin sa family natin eh. Meron ba kayong ganung... Wala. Kasi, well, mahirap lang kami ni Rafi noon. Okay lang yung sweldo niya. Kasya lang sa amin. There's a time na tatawag siya sa kapatid niya kay Kuya Joseph niya sa US. Okay. Tapos, ang Kuya Joseph niya magpapadala ng $100 sa month. Okay. Siguro nangyari yun few times. Yung $100, kaya alam ko kung magkano ang value ng ang palit ng dollars noon. Okay. Kasi yung $100 na padala ng kapatid niya noon, okay. it's worth 700 pesos. Malaki na yun noon. Okay. Kaya, yung ano noon, na-meet kong mama niya dahil binisita niya yung kapatid niya sa Manila. Okay. Kaya nandito siya sa Manila. Pero ang tatay kasi niya, sa ano sila eh, sa Palawan. Puerto Princesa doon sila nakasign ang tatay niya. I see. Tapos si Ramon ang nasa Manila. Mga time na yun, so naging single parents na kayo. Single parent. Paano niyo po siya na-survive? And ilang years kayong single parent? Pero before that, gusto ko lang tanungin, sino nagpangalan ng Grandy? Ako. And why Grandy? Mahilig ako noon sa comics. Mahilig ako magbasa. Mahilig ako magbasa. Gusto okay. ko yung... Kasi isip ako naisip, bakit kaya Grandy? Gusto ko yung pangalan na yon. Okay. So sa comics siya nakita, si Grandy. Tapos okay. sabi kay Rafi, pag nagkaanak tayo ng babae, Grandy yung tatawag ko okay. sa kanya. Sa kanya. Ah, so may idea na pala si Rafi na kung babae, Grandy. Okay, fine. Okay, balang history ni Grandy sa comics. Okay, so, ayun na nga po, back to the question. Paano nyo po na-survive yung pagiging single parent, considering na mahirap lang kayo? Ilang years nyo yung sinurvive? Yung... Ah, so kaya pala kayo nagpunta ng lawyer because of the advice of Mr. Pearson, okay? Kasi gusto nga niya kami makasal legally. Okay.